Hi, hello sa inyo dyan. So ayan, for today's video naman ay mamamalingkay nga muna sana kami. Eh kaso eh, parang sa iba naman kami na padpad. Habang naglalakad nga kami ay sabi ng bebekes ko ay nagugutom nga daw siya. Kaya naman ay nag-request na naman siya ng Jollibee o McDonald's. Kaya lang ay anadaanan nga namin ay ang Chowking. Kaya ayan, pumasok na nga kami sa Chowking at sabi ko sa kanya o order na kami. Buti na nga lang talaga at nagustuhan niya. Kasi alam ko na gustong-gusto niya talagang kumain ng siomay. So ayan, habang nag-aantay kami ng order ay, ayan na nga, medyo na-boring nga siya kasi sabi ng cashier ay mag-aantay daw kami ng 20 minutes. E tingnan nyo nga naman. So ang ginawa ko na lang ay inaliw ko na nga lang siya saglit. Nauna nga yung drinks namin na dumating. Pero ang bebekes ko ay ayaw na naman niyang inumin. Ayaw niya kasi talagang iced tea. E kaso nga lang ay yun daw ang available. So ayan, habang kinikwantuhan ko siya ay patawa-tawa na lang siya. Kung bakit siya natatawa dyan talaga ay gusto ko lang talagang ikwento. May pumasok na isang crew. Nagdala siya ng pagkain ng mga Koreano sa loob. At nung palabas na siya ay ayan na nga. Nauntog siya sa may glass door. Tawang-tawa talaga ako. Sorry naman kay Koya kasi hindi ko naman talaga sinadyang tumawa. Kaso lang talaga ay hindi ko mapigilan. So ayan, dumating na nga ang aming pagkain. Mabuti na lang din talaga at umorder ako ng milk tea. Paborito niya rin kasi yan. So ayan, wala na nga patumpit-tumpik at kumain na siya ng todo. Ang kinain lang naman niya ay ang siomay. So ayan, buti na lang talaga at masarap ang kanilang pearl milk tea. Subukan niyo rin to pag napunta kayo ng Chowking. Masarap talaga siya. Kaya ayan na nga, habang kumakain kami, ang bebekes ko na naman ay ayaw na naman niyang kainin yung pagkain. Ang kinain lang naman niya ay ang siomay. Kaya ayan, napasabak na naman tayo sa kainan. So ayan na nga, binibigyan na naman niya ang kanyang pagkain sa akin. Ayan, sinong relate dyan? Mga taga-kain ng tira-tira nila. Haha. So ayan na nga, kinain na nga niya yung natirang siomay. Binigay ko na nga sa kanya yung isa pa pero ayaw niya talaga. Ganyan na nga sila, paiba-iba ng desisyon. So ayan na nga, ayaw niya talagang kainin. Kaya binalik na naman niya sa plato ko. Sabi ko nga sa bebekes ko na bilisan na niyang kumain kasi may lalakarin pa kami. Ayan talaga, o diba, ang hirap pag may kasamang bata. Eh kaso nga lang ay walang magbabantay. So ayan, tsaga-tsaga lang talaga. Nagsimula na nga magdaldal ang bebekes ko sa akin. So ayan, sana nga ay ganyan din siya sa mga kalaro niya. Minsan kasi pag hindi niya talaga kilala ay hindi siya nagsasalita. Mahiyain din kasi to. May pinagmanahan niya tanang hiya. Haha. So ayan, tapos na nga siyang kumain ng siomay. Ang bebekes ko nga na ito ay naisipan na naman ang kanyang laruan. Kinuha na nga niya sa bag at nag-umpisa na naman siyang maglaro. Pinagbigyan ko na nga lang muna siya habang nagpapahinga kami. So ayan, may lalakarin pa kasi talaga kami kaya kailangan na naming umalis.